Hey guys! And I'm back to our YouTube channel. So, for today's vlog, mag-share ulit ako ng konting tips. But before that, gusto ko lang magpasalamat sa mga naka-appreciate ng video ko. Sa mga nagbigay ng suggestion and sa mga nag-send ng mga positive vibes sa video ko. Thank you, thank you, thank you! Kasi may mga nagtatanong kung ano yung mga kinakain ko na nakapag-lose weight. Mag-share ako ngayon na mga naka-help sa akin na kinakain ko. Kung kumakain daw ba ako ng kanin, kung kumakain daw ba ako ng mga carbohydrates katulad ng potato, ganyan. So, for today's vlog, i-share ko sa inyo kung ano yung mga naka-help sa akin na naka-lose weight. For today's vlog is what I eat in a day. Tara! Start tayo ng breakfast. Ako, kasi ako lagi, halos 6 times a day ako nagtatrabaho. So, makabilis ang preparation lang ang sa meal for breakfast ang ginagawa ko. Gisa-gisa lang, ganyan, pakulo-pakulo lang, okay na. So, ngayon, magigisa tayo ng pechay and mushroom. And magbo-boiled ako ng 2 egg. Kagaya nga ng sinabi ko last video ko na it's okay to start your day na kumain ng breakfast bago gumawa ng anything else ng for the whole day. Kasi doon nanggagaling ang source of energy natin. And i-burn natin for the whole day. So tara, mag-start na ako. Kayo guys, kung gusto niyo yung medyo may alat-alat, pwede niyong lagyan ng salt, konting 1 pinch of salt and pepper. Pero ako, mas prefer ko na wag na lang, mas okay yung wag na lang para mas healthy. Every morning, umiinom ako ng coffee. Recommend ko sa inyo ka black coffee. Ito yung ginagamit ko. And 1/2 teaspoon ng chia seeds. Ayun nga guys, katulad ng sinabi ko nung unang video ko, na recommended ko ang black coffee na to boost our energy in the morning para gising tayo buong araw. Hinahaluan ko yung black coffee ko ng chia seeds kasi they may improve digestive health. Yung chia seeds, meron siyang omega-3 na good for the heart and mataas din siya sa protein with antioxidants. So, after nito, maglinis muna ako ng bahay. And then, mag-workout muna ako ng very, very light lang. Maganda ang weather dito sa Japan. Hindi mainit, hindi malamig. Sakto lang yung weather. Sakura season siya ngayon. Mamaya, punta kami sa park. Titignan namin yung view. Samahan niya kami. Mga nag-workout pala dyan, I suggest na mag-take kayo ng food supplements. Ako, gumagamit ako ng whey protein para ma-reach ko yung required protein intake sa isang araw. Yung total protein intake mo is equivalent to your total body weight in kilogram. So, after ko mag-exercise, pre-prepare ko naman ang meal ko for lunch. Prepare ako ngayon ng cauliflower rice. Kasi minsan nag-crave ako ng kanin, ganyan. So, i-alternate natin ang rice for cauliflower.
na. Luto na siya. So, ang chicken breast pala, guys, is sobrang rich niya sa protein. Sobrang taas na sa protein. Makakatulong to sa pag-gain ng muscles natin. And yung rice, cauliflower rice, tignan nyo, guys, para talaga siyang kanin. Siyempre, ibang-iba nga lang sa kanin. So, pag nagka-crave kayo sa rice, try nyo tong cauliflower rice. Kung minsan, wala kayong oras magluto or busy kayo sa trabaho, okay lang din naman na pang-alternate. Mag-slice lang kayo ng pipino at saka kamatis. After ko mag-lunch, sanayan kong uminom ng tsaa. Ewan ko, gusto ko lang parang naiinitan yung tiyan ko, ganyan, parang natutunaw yung kinain ko. So, nagtitiya ko. Sa atin kasi sa Pinas, hindi ganong common yung umiinom lagi after meal ng tea. Pero ako, recommend ko sa inyo, guys, uminom ng tea. Ito yung tea ko. Pero kahit anong green tea naman, okay lang. And yung tsaa, guys, marami siyang benefits katulad na nakaka-boost siya ng metabolism. Tsaka nakakapag-burn siya ng calories. And nakakapag-detox siya sa ating katawan naturally. A few moments later. So ngayon, pupunta kami, guys, sa cherry blossom. Kasi season ngayon ng cherry blossom dito. Sakura viewing. Yeah. Ayan, o. Ang ganda po. So, ayan nga, guys. Tignan mo sila. Tignan mo yung mga kaklase mo. Kasing height mo lang. Mas matangkat pa nga yung iba sa akin. So, may turn around ka po. Kinilasing kita dyan. Ito, palawanag mo. Susutay ko yan. Konting information lang. Nag-bloom last time ng first week of March. Hindi siya sakura. It's palm tree. Makapansin niyo ang difference. Yung palm tree, naglalast siya for a month. Or for 3 weeks. Or 2-4 weeks. Hindi siya nalalaglag. But, the sakura, it takes 1 week lang. 1 week and a half, ganyan. Tapos pag umulan, tibos na yan. Pag umulan, baba, bagsak na. Lahat. So, yun. Ang galing mo naman mag-report. Sana nag-apply ka sa ABS-CBN bago nagsarado. So, for dinner naman, nag-prepare ako ng salmon, asparagus, at saka yogurt with strawberry. Kung wala kayong asparagus, kahit yung natirang cauliflower rice, pwede nyo isama dito. Or kung iba, kung gusto nyo iba naman, kung nagsasawa naman na kayo, yung broccoli, okay din yon. So, ayun no, napansin nyo na puro gulay, sabihin nyo puro gulay, baka maging kambing ka na yan, ganyan. Pero, ganun talaga ang nagda-diet. Lahat na, sabi nga, 'di ba, ang masarap bawal. So, eto inisya nakakaumay pero pagtagal-tagal masasanay din tayo. Ako personally, pag nakakakita ko ng kanin, parang hindi na ako natatakam, hindi ako yung parang uy, gusto ko niyan, ganyan, hindi. Kasi sanay na. Doon pumapasok yung katulad ng sinabi ko nung last video ko na self-discipline. Na magkakaroon tayo ng disiplina sa sarili na kumain ng mga gulay. And in a long run, tayo rin ang magbe-benefits neto. Okay siya sa curve, okay siya sa physical, and in our health benefits, okay din siya. Low cholesterol, bababa yung cholesterol natin, yung sa diabetes, makakaiwas tayo dyan. So, maraming benefits. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please like and subscribe. Kung meron pa kayong mga ibang tips and suggestion, paki-comment lang down below.
See you at the next vlog. Thank you. Ah,